kilalanin ang nakaka-in-love na bida ng bagong web series na Daddy Love. Yan si Rex Lantano. Totoo bang nag-take advantage daw sa kanya ang YouTuber at actor na si Kel Cayetano? Nako, intriga yan ha? Alamin natin yan dito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at wafu, WTFU. May mga pagkakataon ba sa eksena na parang naapektuhan ka? Paano apekto? Meron! Nagugulat. Hindi kay Victor, kasi dalawa po yung naka-eksena kong may love scene. Si Victor, okay, siya talaga yung partner two. Ko doon. And may sinanerape ako ni Roy, played by Kel Cayetano. Yun. Si Kel Cayetano? Naka-isa pa yan! Oh, game! Oh. Doon ako nagugulat. Kasi sabi niya, blockings pa lang, sabi niya, nag-warning na siya, sabi niya, bro, sorry, baka maging aggressive ako. So sabi ko naman, sige, para sa XN eh, go ako. I don't know kung ano yung bibigay niya, pero go ako, go with the flow. Oh. And direct pwede ka naman ikwento. Ano? Yun. Ang scene is parang, bini-BJ niya ako. Lasing ako ha, bini-BJ ako. So, sofa, at yung sofa, nito ako, siya habang nag-BJ. Yung camera nandun, so backshot lang. Oh. Pwede namang dayain, di ba? Ganun-ganun lang. Oh. So, ginawa niya? Totoo? Hindi naman totoo. Ay, nako ah! Parang totoo ginawa ni Kel Cayetano. Nung inaano niya ako, dumidikit. Tapos, hindi lang siya basta dikit. Parang may higop yung dikit. Alam mo, style talaga yan ni Kel Cayetano. Alam mo, ako atang original na kinonsider dyan sa role na yan eh. Bakit ganon? So yun lang naman, yun yung pinakaano lang dun sa shooting. Hindi ko makakalimutan. Nakakaloka! Baka magalit si Kela. Pero yun. Ano yun? Teka, bigla na lang may umappear dun sa screen ko. Picture ni Kel Cayetano. Charot! Hindi, baka magalit okay. Si Kel. Hindi, okay lang yun. I'm sure gusto naman niya yun. Charot! Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na ano sa'yo, parang offer ng bading, halimbawa. Siyempre, ang dami mga lumalapit sa yung bading, I'm sure. Ano yung offer na hindi mo makakalimutan? Aalagaan daw niya ako. Tanong mo ko sino? Sino? Wardrobe ng taping. Wardrobe sa makeup. Hindi ko kasi bibisan kanila ganyan, mga alagaan. Ay, literal? O baka naman kasi dahil wardrobe talaga siya. Or gusto kanya makarelasyon. Parang yung mga ganun ang kulit eh. Minsan sa tent, susunod, ganyan. Pero hindi ka pinatulan? Ha? Hindi mo pinatulan? Hindi po. Ay, eh paano kung ako ang mag-message sa'yo, sabihin ko alagaan kita? Tara. Ay! yung pagkakatara, yung talaga yung mata, tinignan pa ako ng bonggang-bongga, nakakairita to. Pukpukin kita dyan eh. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Hindi pa po. Hindi pa. Bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa bading? Kung gusto mo po. Ha? Kung gusto nino? Mo. Sorry? Mo. Ko! Bago ang lahat, gusto nating pasalamatan ang pinakabago nating YouTube Platinum member na si Ramil. Thank you very much at i-enjoy mo yung mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Hindi lang lima, kundi anim. Anim na nag-aapoy na reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Becky's. The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Mr. Quarantine, ang aming original lockdown reality show. Top Sexy Model. At The Sponsor, ang kontrobersyal na docu-reality show ng WTFU. Para all access ka sa aming mga exclusive videos, punta lang sa aming YouTube homepage at i-click ang join button.
pwede rin sa aming Patreon account. I-click nyo lang ang Become a Patron. Walang credit card, walang problema. Dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU. At kasama natin ngayon si Rex Cortez. Charot! Si Rex Lantano, hello naman sa'yo. Hi, magandang araw, Mr. Fu. Hello naman sa'yo, Rex, di ba? Po? Rex, di ba? Rex po, Rex Lantano po. Okay. Pero kilala mo si Rez Cortez? Opo, idol yun, idol yun. Nakatrabaho mo na ba si Rez Cortez? Hindi pa po. Pero pinapanood ko yung mga... Eh si Kai Cortez? Charot. Ay, nakatrabaho na si Ate Kai. Naging nanay ko siya. Grabe yung nanay. Ang bata pa ni Kai Cortez, nanay mo na siya kagad. Pero teka lang. Okay, si Rex Lantano po ay isang... aktor. Wow, aktor. Level up aktor agad. Hindi, kasi nga ang dami mo na mga nagawang mga guesting sa telebisyon, tapos may mga nagawa ka na rin mga pelikula. Nabilang mo na ba kung ilan? Sa pelikula po siguro mga pito po or pangwala siguro to kung magkakaroon ng movie ka. Tapos sa teleserye po 'yan medyo paputol-putol ko eh, pero marami-rami naman na po. Mga guesting lang naman. Paputol-putol? Sino ang nagpuputol? Charot! Hindi, pag nabalik, minsan, nabalik sa school, ganyan. Basta, on and off. Pero ngayon po, gusto ko tuloy-tuloy. Balik sa school? Nagsuschool ka pa ba? Graduate na po. Kaka-graduate ko lang ng May. Anong so, kurso mo? BA Communication po sa FEU. Wow, talaga naman, communication magiging. Yes. Pero yun talaga ang gusto mo maging aktor. Opo. Opo. Talaga. Sino naman nag-inspire sa'yo para talagang tahaki ng pag-aartista? Gusto ko po talaga siya as ako. Tapos ang naging inspirasyon ko, syempre, yung lolo't lola ko. Mawala na sila, pero yun yung pangarap nila sa akin. So, pero hindi sila nag-artista? Hindi po. Natutuwa lang sila pag nakikita nila ako sa TV. Kahit saglit lang. Pero wala na sila. Wala hindi na nila nakita. Dahil dyan may surpresa kami sa'yo. Nandyan sila. Charot! Charot lang. Gumawa sila ng VTR para sa'yo. Charot lang. Pinapasmile lang kita. Pero kasi alam mo, ang bata mo, ilang taon ka na ba? Mukhang 15 years old. 26 na po ako, Mr. Fu. 26 ka na! 26 na po. Baby looking ka! Salamat na. Para kang baby. Marami na bang gusto mag-baby sa'yo? I'm sure. Sakto lang naman. Hindi, wala. Teka lang. May girlfriend ka ba ngayon? Single. Okay. Nagka-girlfriend ka na. Opo. Ilan girlfriend na meron ka? Yung seryoso, apat. Nagka-apat. Okay. So, pero all in all, mga nakailang babae ka na? Hindi na mabila. Apat. Pero may mga apat iba, lang. Mga ano lang yun. Ano lang? Tikiman portion. Tikiman. Alam mo, Rex, wala kang baby. Paano yung mga rules mo? Di ba laging bata yung mga rules mo? Mga teen. Lagi ako napapasok sa teen. Teenager, ganyan. Okay, so, mahirap ako pag mga 23, pataas na yung character. Parang di nila... Teka lang, wait. Parang familiar ka. Parang nakita kita sa isang movie. Sa MMFF dati. Wait. MMFF ba yun? O basta? Meron MMFF. Kulyon? Yan. Sa Kulyon? Apo. Nandun ka? Nag-Kulyon. Nandun ka, diba? Apo. Isa ka dun sa mga parang ano, sa Kristan ba yun? Yeah, sa Kristan po yung character ko mismo. The mere fact na naalala kita may something. Baka may past tayo. Charot! Alam ko nga meron eh. Alam mo, meron! Naku, wag! Akala mo lang meron, pero wala. Vacation na pala. Okay. Sige. Ngayon, so ikaw ay nakagraduate na. Opo. Tapos, so full-time ka na sa pag-aartista. Opo, pero pag walang mga project, yun po, nag-put up kami ng Air Mats ko ng restaurant.
So, habang... Tara, may restaurant kayo. Opo, maliit lang naman. Anong title ng restaurant? Title? Pangalan, ano po? Lola Mame Restaurant. Dinedicate ko siya sa lola ko. Naku, yung lola mo na naman. Dahil dyan. Pati yung logo nung ano mo, look mukha niya. Wow! O, lola's boy ka. Mas lolo. Pero love ko yung lola. Opo, oh, dahil nabanggit na naman si lolo tsaka si lola, may surprise kami sa'yo. Andiyan na naman sa'yo. Huwag na, okay na sila dun. Tumingin ka sa likod mo, nandyan sila. Tsara, hindi pinapatawa lang ito. Ganda ng paintings mo, Mr. Fu. Ay, kaya mo ba na ganyan ang posing? Kaya, nagawa ko nga siya. Nagawa mo na? Okay, wait. Teka lang. Bago natin mapag-usapan yung bago mong proyekto, kasi alam ko meron kang bagong project. Sa mga dati mo bang mga nagawa mo na ba ito, yung mga ganyan, mga hubatubaran? Wala po. Yung mga dati ko kasi, Mr. Fu, mga bakit-cute lang. Okay. So, ito yung project na parang nagpabali sa akin. Kung kaya ko ba gumawa ng ganito. So, yun. Nung in-offer sa akin ni Sir Ricky, sabi ko, Sir Ricky, go na ako dyan. Gusto kong matignan ko hanggang saan yung kaya ko. Sabi niya, gay role to, ganyan. Hindi na ako nagdalawang isip, go na. Okay, yan ang pinag-uusapan natin yan, yung gay role mo na yan, ay anong title niyan? Ang title po nito is Daddy Love. Daddy Love, yeah. Okay. Ito ay isang pelikula, BL series, online, ano to? BL series pa po ba yan? BL series po siya, mapapanood sa Hey Pogi. And nabalitaan ko rin po na after mapalabas sa Hey Pogi, baka magkaroon ng movie cut. So, gagawing pelikula po. Tungkol saan ang Daddy Love? Tungkol sa isang masayista, ako, bilang Kiko, na in love sa kliyente ko, na medyo oldie. Yeah. Na in love sa kliyente? Sino yung kliyente mo? After po nun, si Victor C. So doon ka na in love sa kanya. Yes, boss. Yung character. Sa character. Okay. Bakit hindi in-offer sa akin yan? Charot! Actually, pwede nga eh. Direct. Oo nga. Nako, direct. Sabihan mo yan. Sino director mo dyan? Direct Monty. Parungaw? Yeah. Hoy, nako, alam mo ba? Bakit? Nako, si direct. Si Direk Monty Parungao, wait, ang pinakauna kong regular na TV show sa GMA, si Direk Monty Parungao ang aking director. Tweet this. Oh. Nako, alam mo ba? Nako, putik na nga kami maging gamit kami ni Direk Monty. Charta. I love ko yan. Sobrang bait. Sobrang bait niya. Oh. Ang taas ng level na sobrang bait. So, ibig sabihin, sexy itong Daddy Love. Opo. Kahit hindi ako sexy-sexy, Daddy Love. So, anong gumawa ka ng ganito? May mga ganyan eksena? Ubad, ganyan? Abangan niyo mo. Yan. Pero definitely, ibang-iba siya dun sa mga nagawa mo. Opo, iba. Iba, as in, iba po lahat. Kahit yung mga drama-drama, as in, iba. Paano ka naghanda? Kasi syempre, gay film ito at ang ka-eksena mo, kapwa mo lalaki at may mga sexy scene. Ang pinaka nahihirapan po sa paghanda yung sa katawan kasi parang sarap ko kumain. Oo, kain ako ng kain. And biglang may offer na ganito, ilang araw lang yung... Hindi nga po a month yung preparation. Originally parang 3 days lang, tapos shooting na. Okay. After script reading. Buti na-extend na nalipat ng araw, nabigyan ako na another week. So yun po, yung body preparation doon ako medyo nahihirapan. Pero sa as character naman po yung ano, inaaral ko naman po yung script. Okay. So, ibig sabihin, di ba mga sexy scene? O, edi, masisela ng mga eksena? Opo. Okay! So, ayan ang pelikula na kailangan abangan. Kailan ito ipapalabas? Tapos na ba ang taping nito, ang shooting? Yes, tapos na po yung shooting. February po ata, kung di ako nagkakamali, ilalabas po yung first episode sa Hey Pogi. Talaga. So, ibig sabihin, bilang isang artista, kung ikaw ang masusunod, anong klaseng peg ang gusto mong artista? Dramatic, actor, comedian, action star, porn star? Ano gusto mo? Porn star. Porn star! Hindi. Medyo ano. Gusto kong maikot po lahat sana.
Pero kung ikaw, saan gusto mo mag-concentrate? Feeling dramatic. Mo, gusto ano ka, the best ka doon, ha? Gusto ko sa dramatic, kaya. Iyak-iyak ganyan. Pero nahirapan ako tumulo yung luha eh. Parang naiipon lang siya. Nahirapan ako mapabagsak. Pero may workshop-workshop ka naman na inaatinan siya. Apo, nakaikot naman po sa mga workshop. Master Magic. Kaya mo yan, ikaw pa. Sino manager mo ngayon? Freelancer po, pero may kinakausap po. Mamaya, may kakausap. Sino yung kinakausap mo? Nako. Si, Sir Ricky Gallardo po. Nako, Ricky Gallardo pa! Nako, sabihin mo, nakausap na kita para kunin ka ni Ricky Gallardo. Ah? Oh. Kasi kapag hindi ka kinuha ni Ricky Gallardo, alam mo kanino ka mapupunta. Kanino po, sir? Kay Ricky Reyes. Mother Ricky Reyes. Active pa po ba si Ricky Reyes? Oo naman. Kasi hindi naman siya nagmamanis, gugupitang ka lang. Tsaka may kapan. Okay. Dahil dyan, eto na. May mga bubunutin akong tanong, ha? Sagutin mo lamang. Okay? Nakipagrelasyon ka na ba sa Bading? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi po. Bukas ba ang puso mo na makipagrelasyon sa Bading? Kung gusto mo po. Ha? Kung gusto nino? Mo. Sorry? Mo. Ko! Nako ah, yan na naman tayo. Ako na naman. Pasalamat ka, medyo malayo-layo yung studio 2 dito sa studio 1. Pero hindi nga, maliban sa akin, na alam ko naman, charon, sa tingin mo, pwede ka makipagrelasyon sa Bading? Hindi naman sinasarado. Hindi naman natin masasabi yung mangyayari. So, why not? So, buksan mo na. Buksan! Maganda o magaling? Magaling. Ah, kahit hindi masyado maganda. Hmm. Ikaw ba magaling? Naman. Try mo. Lagi na lang ako direct. Wait. Teka, ayun, natatanggal ko na yung mga botones ng polo ko. Kung i-rate mo yung sarili mo from 1 to 10, 10 as the highest, gano'ng kakagaling? Anong rating mo sa sarili mo? Siguro mga 8 pa lang naman. Eight. Pero gusto ko ikaw mag-rate eh. Oh, tuturuan kita. I'll be your teacher. Charot! Charot lang! Ano yung pinaka-wild na na-record mo sa video phone mo na ikaw ang bida? Wala pa po. Hindi ako nagre-record. Ah, hindi? Takot. Wala? Promise? Hmm. Wala nagre-request sa'yo ng mga... Meron, pero yun. Kaya minsan praning ako eh. Titatanay ko muna saan yung phone mo. Kasi ano? Sige. Ayun lang. May isa kasi gusto niya talaga. Eh, ano experience? Ano sinabi? Ano sinabi sa iyo? Kung okay lang daw ba, 4 keeps lang. Oh. Mm. Babae bading. Babae po. Bading. babae. Ayaw mo pa rin? Mm. Talaga. Matrona o bading? Matrona parang bading na lang, di ko alam matrona. Bading! Very good. Tamang decision niyan. Okay. Kailan ka unang na chorba? 15 years old po ako nun. Okay, 15 years old ka. Wait. Bago mo sagutin yung katanungan na yan, puputulin po lang natin itong ating interview dahil ang karugtong ng ating interview ay mapapanood po ng ating mga YouTube channel members at syempre ng ating mga Patreon premium subscribers. Abangan si Rex Lantano. Magkanon! Ang misteryo ng babae sa jeep at iba pang mga wild confessions, yan ang ikukwento ni Rex Lantano. Exclusive yan para sa ating mga YouTube channel members at Patreon premium subscribers. Kaya, sali na sa WTFU! Hi guys, ako nga pala ulit si Rex Lantano. And dito ako para i-promote ang aming pinakabagong BL series, Daddy Love, directed by Direk Monty. And makasama ko dito si Victor C, Kel Cayetano, and marami pang iba. Ayan, sana supportahan nyo. Siyempre, mapapanood yan sa Hey Pogi. Ayan, abangan nyo yan. And please follow me sa Instagram, Facebook, Twitter, and of course, like ka. Ayan, at Rex Lantano. Thank you.